ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa insomnia. Pag sinabi na insomnia, ito yung nahihirapang makatulog sa gabi o kaya naman pag nagising na ay hindi na makabalik sa tulog, yung masyadong maaga ang naging paggising. May mga dahilan ng insomnia at kailangan malaman natin ang dahilan bakit hindi tayo makatulog. May tinatawag na temporary insomnia. Dahil ito sa mga bagong gamot na iniinom ninyo tulad ng mga gamot sa baga, yung mga bronchodilators kung kayo ay may hika o yung may emphysema, yung mga gamot sa utak, antidepressants doon sa mga depressed, tapos sa pagdating sa puso yung mga beta blockers, yung nag-e-end sa olol, at saka yung mga calcium channel blockers, yung nag-e-end naman sa mga pin. So kung yan yung mga gamot ninyo at bagong ininom ninyo ito, hindi kayo makatulog bigla, itanong sa inyong doktor, baka kailangang palitan. Dahilan po yan ng temporary insomnia. Meron din namang insomnia dahil sa sakit tulad ng depression, nalulungkot, yung mga gastroesophageal reflux disease o yung GERD, yung umaakyat yung acid, kaya maraming nararamdamang sakit sa dibdib. Sleep apnea, kasi pag hilik tayo ng hilik kapag natutulog, hindi natin alam, maraming beses pala tayong nagising doon sa buong gabi. Rayuma, kasi makirot. Sakit sa puso, sakit sa kidney, maraming nararamdaman, hindi sila makakatulog. Ganun din ang may cancer. Tsaka yung ibang hindi makatulog na may edad, baka may Parkinson's disease. Kaya kailangan magpatingin sa isang neurologist. Yung iba din, kaya gising ng gising sa gabi, merong tinatawag na restless leg syndrome. Ito yung laging namumulikat yung mga paa habang natutulog at magigising. Masakit kasi ito at hindi na makabalik dun sa kanilang tulog. Meron namang insomnia dahil sa lifestyle o pamumuhay. Bakit? Napakahaba ng trabaho nila. Laging merong deadline, kaya isip sila ng isip. Laging bumabiyahe. So nagkakaroon ng jet lag na iiba yung kanilang body clock. Naninigarilyo, nicotine, pampagising yun eh. Yung mga pag-inom ng mga caffeine, madalas na caffeine, pampagising din yan. May mga psychological factors din bakit hindi tayo makatulog. Yung maraming problema, syempre isip ka ng isip ng problema mo, merong may sakit sa pamilya, iniintindi mo, maraming problema sa magulang, sa mga kapatid, namatayan, may kaaway sa trabaho, kaaway sa kapitbahay. At ang isa pang dahilan, kapag yung kapaligiran natin hindi maayos. Halimbawa, napakaingay, tahol ng tahol yung aso, talagang hindi ka makakatulog. Mainit, kaya pag mainit ang panahon, di ba, hindi ka makatulog maigi. Sobrang liwanag, kasi pag yung katawan natin, naramdaman niya na maliwanag na, akala niya araw na nga. So, alam niya na sa gabi, kung kailan madilim, doon yung tulog na dapat niyang gawin. Merong mga solusyon o pwedeng gawin kapag tayo ay may insomnia o nahihirapang makatulog o kaya yung sobrang aga yung gising. Number one, gawing komportable at peaceful, tahimik ang inyong kwarto. Tanggalin yung mga alarm clock o relo. Kasi pag tingin ka ng tingin sa oras, maiinis ka. Makikita mo alas 12 na ng gabi, alauna na ng gabi, hindi ka pa nakakatulog. Lalong hindi ka tuloy makatulog. Lamigan. Kung napakainit ng kwarto mo, maglagay ka ng electric fan para lumamig. Hindi ba masarap matulog kapag malamig? Tignan nyo, pag December, di ba sarap-sarap matulog. Kailangan malinis ang kwarto, malambot, yung tamang lambot lang nung higaan ninyo, tapos maglagay kayo ng mga malalambot na unan, ganun din yung mga malalambot na kumot, punda, di ba? Pag ang sarap-sarap ng hihigaan mo, talagang makakatulog ka. Parang yung mga hotel, bakit nila ginagawang maganda yung kama at unan? Ito para masarap tulugan. So, aantokin ka. At pinaka-importante, kailangan meron kang kurtina na pampadilim dun sa iyong kwarto. Para, pag gusto mo pang matulog, isara mo lang ang kurtina, madilim pa rin ang iyong
kwarto. Ngayon, kung napakaingay, baka kailangan mong magsara ng bintana para hindi mo marinig ang lahat ng kaluskos at ingay sa labas. Kung sobrang tahimik naman, pwede kang maglagay ng soft music o tunog ng mga dahon o halaman kasi yung iba hindi naman makatulog kapag sobra din ang tahimik. Ngayon, isipin mo na ang iyong kwarto ay para sa pagtulog lamang. Ang trabaho, ang mga iisipin, gawin mo sa labas. Kung pwede nga, pati panonood ng TV, dapat sa labas ng kwarto. Papasok ka lamang sa iyong kwarto kapag matutulog ka na, para alam ng iyong katawan na ang kwarto ay para sa pagtulog lamang. Kung pwede matulog ng kung pwede matulog din ng parehong oras sa araw-araw at gigising, pati paggising ha, sana pare-pareho para yung body clock natin ay masanay. So kahit nasa ibang lugar ka, kung kaya mong sundin 'yon, gawin mo. Ngayon kung weekend, alam ko minsan mas masarap magpahaba ng tulog, sundin mo na yung body clock mo para hindi masisira. At kung pwede, huwag ka matutulog o magka-catnap sa hapon. Kasi pag natulog ka na sa hapon, hindi ka naaantukin sa gabi. Yan ang nagiging problema ng iba, kaya hindi makatulog sa gabi. At bago kayo matulog sa hapon pa lang, ilista na lahat ng gagawin kinabukasan. Kasi pag naisip nyo ito, pag matutulog na kayo, hindi na nga kayo makakatulog. Yung iba naman nagre-relax muna bago matulog. Pwedeng mag-cold shower or mag-warm shower, magbasa ng mga magaganda, 30 minutes bago matulog. At kapag antok na, doon ka papasok sa iyong kwarto. Yung pag-exercise, gawin sa umaga o sa tanghali. Huwag sa gabi kasi nakaka-hyper yun Iwasan din ang alak, kape, yung mga malalaking hapunan, lalo na doon sa mga taong may GERD o yung mga reflux disease. Kasi pag nahiga tayo, lalong aakyat ang acid. Baka sumakit ang ating tiyan at hindi tayo matunawan. Yung iba, merong mga iniinom na gamot tulad ng melatonin o valerian. Pwede to paminsan-minsan. Pwede nyong itrial at tanungin sa inyong doktor. Isa pang importante, i-manage ang inyong stress. Kung magkakaroon sana kayo ng solusyon, bakit kayo na dun sa dahilan ng inyong stress, kung magagawa nyo ng paraan na tanggalin o magkaroon ng solusyon, mas maganda kasi pag may problema tayo, talagang hindi tayo makatulog. Magdasal at ipasa Diyos ang problema pagdating sa gabi. So pagtutulog na, bigay nyo muna kay God, sabi nyo bukas nyo na ulit iisipin. Kasi pag inisip nyo sa gabi ang inyong problema, hindi talaga kayo makakatulog. At isa pang magandang paraan siguro, kapag may ginagawa tayong mabuti kada araw, halimbawa may gawin ka, one day lagi kang may isang good work, yun yung iisipin mo sa gabi, baka mas mahimbing ang iyong tulog. So sana po dun sa mga may insomnia, nakatulong ako sa inyong problema. Salamat po.